tapestry of our faith is woven with the lives, sacrifices, and experiences of great leaders. Their stories inspire us. Their lives teach us. Their faith leads us forward. Everyone, and welcome. Thank you for joining us for our first episode. Our guest today is one of the beloved leaders in the apostolic movement in the Philippines with the United Pentecostal Church, former National Youth President, and the National Director of the World Mission Department of the UPC Philippines. He is currently the General Presbyter of the National Capital Region and the Senior Pastor of a thriving church in Quezon City, the PARC, Reverend Cesar Pestaño. Now, I know some of these are some kind of a silly question, but we're going to a harder question later on. No? When you are growing up, who were the people, tulad ng sinabi mo, ang father mo isa na doon, but who were the people who made a huge impact in your life and in your ministry sa mga pastor na mga nauna sa atin? Yes, sir. Talagang part sa buhay natin itong mga leaders natin, mga pastors na naging example, naging halimbawa sa atin at naging malaking inspiration. Number one is my pastor, the late Pastor Francisco Picondo. Amen. Alam nyo may yung pioneering, alam nyo yung situation, but he is very strong. Every Sunday, nagpipreach siya. Wala man siyang sabi nating secular knowledge. Wala, hindi nakatraining sa Bible school. Kung di burden lang talaga, kaya doon mo rin ma-appreciate yung burden. No, walang Bible school background, walang seminar, walang training, but you can feel the burden preaching with anointing of the Lord Jesus Christ. So, isa siya sa mga tao na hinahangaan namin, kahit sa aming mga kapatid ngayon na bagamat ganun ang kanyang level of understanding and education, but I give my snappy salute to my pastor. And then followed by Pastor Luis Dangkulos. Kilala mo po yun talaga. Oh, yes. Amen. Yes. Yung ministry ni Pastor Dangkulos ay hindi mo matatawaran. Oh, yes. Yung kanyang gift of healing. Small but terrible. Yun nga ang anong ta kanya. Amen. Then sa youth level naman, si Pastor Fred Sumalinog ay naging youth president noon. Parang isang district pa lang ang Mindanao noon. Hmm. So, isa siya sa mga leaders na akin pong sinusundan. And then, of course, si Pastor Joki Buloy dahil nangaral siya palagi sa Mindanao. At isa pa din sa akin pong sinasaluduan ay si Pastor Vic Alcantara, the late Pastor Vic Alcantara. Dahil tuwing youth rally, sir, kasama siya. Akin siya ng mga youth rallies kahit saan dako na roon. Maglilicure siya at very friendly guy. Gusto makipaghalibalo sa yung people. At isa din siya, Pastor Ben, sa mga tao na sumigaw na nung naglalaro kami ng basketball, mga brothers, kami mga kapatid, sabi niya, Panginoon, ito mga Pistanyo brothers, gawin mong mga pastors. So siya yung sumigaw talaga sabi niya, gawin mo ito silang lahat, marunong mag-basketball, pero gawin mo ito silang magiging pastor lahat. At yung kanyang, I appreciate Pastor Alcantara, gifted siya, parang meron siyang word of wisdom sa kanyang ministry. So, no, binanggit niya, sabi niya, Sir, yung sigaw ko doon tayo sa Inayangan, Kalinan, habang nagbabasketball kayo, nakikita ko na gagamitin kayo ng Panginoon. Kaya itinaas ko yung dalawa kong kamay at sabi niya sa Cebuano, Ginoo, hunta ng mga Pistanyo nga mahimong pastor. So, ubusin mo ang lahat ng Pistanyo na gawing pastor. So, two or three witnesses talagang tinugo ng ating Panginoon. And of course, ang ating late Pastor Mariano Libre. Mm-mm. Kaibigan lahat ng mga pastor. And then, my good brother, Pastor Mario Pistanyo. Isa sa mga... Actually, Pastor Mario Pistanyo was the one who applied my application for the Bible school. Siya ang nag-fill up lahat. At sinabihan lang niya ako, punta ka sa Bible school, pinilapan na yung form mo, na-forward na doon,
nintay ka na ni Pastor Ginny Esculano doon sa Baguio City. So doon po kami ni Pastor Romy. And then, ang ating missionaries, din natin makalimutan din, no? Sir Varnell, Sir Gordon Mallory, Sir David Broth, at isa pa yung si late Papa James Kilgore. Dahil ang sabi niya sa amin, kayo, pamilya mo, Brother Pistanyo, Brother Ceasar, is my adopted family. So we are very close to Papa K and we miss him so much also. So ito yung mga tao na, of course, there are many more, but ito yung mga malapit sa puso natin at naging kaibigan talaga, working with them. At salamat sa ating Panginoon sa mga tao na ginamit ng Diyos na nagbigay ng impact din sa aking buhay at sa aking mga kapatid na nandito tayo ngayon sa ministry ng ating Panginoon. So I thank God for this man. Amen, amen.